Pinabali at pagiging lalapitan yung sayo kahit pipilan at ngayon ang araw pero di ko papawisan ang puso ko na kapagod ko kapalit sa panigilaw aking sisipat kung sa tumba ang puso ko kapalit na sa'yo sana nasakit ang pagiging natin ating nasimulan. Sa lahat ng mata, bakit nahihiya ka na? Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ang video po na to ay tutorial tungkol po sa Adobe After Effects CS6. So, ayan po. Adobe After Effects CS6 po ay isang video editor. Pwede po kayong gumawa dito ng mga lyrics video, mga effects gaya po ng ulan, animation. So, ayan po yung gawa po ng Adobe After Effects. Marami po kayong magagawa dito ng mga effects at yung pag-edit po ng mga video. So, dito po, ayan, kompleto po yan ang Adobe After Effects. At marami na pong mas mataas na version dito. CS6 lang po ang ating gamit. So, start na po tayo. Ang video po na to ay tungkol sa pagpapabilis po ng pagre-render ng video sa Adobe After Effects CS6. Kung mali po kasi ang paraan natin ay matagal po siyang mag-render at matagal siyang matapos ang pagbupo ng isang video. So, yan po. So, ang video po na to ay tutorial Adobe After Effects CS6 Video Editor. So, paano mapapabilis ang pagre-render ng isang video sa After Effects. So, start na po tayo. Meron po tayong apat na paraan. So, yan, apat na paraan. Una po, bago po tayo mag-render, setup po natin siya sa setting. So, bago po pala tayo, bago po natin ituloy, channel name po natin ay Beck and Toink. Kung magustuhan po ang ating video, subscribe naman po para matulungan na rin po ang ating channel. So, balik po tayo dun sa ating topic, pagpapabilis po ng pagre-render ng ating mga video, yung ina-upload po natin sa ating YouTube channel. Una po, adjust po natin yung ating setting. So, setting po, setup po natin siya sa setting. Sundan nyo na lang po ang aking gagawin. So, ito po. Click po tayo dito sa edit. Ayan. Click nyo po yung edit. Dito po, preferences. Ayan. Preferences. At pupunta po tayo ng memory and multi-processing. So, ayan po. Ayan po yung ina-adjust natin. Ayan. Mapapansin nyo po na meron po akong 16GB na memory. Yung RAM po. So, ayan. Kadalasan po yung mga computer, lalo na po kung luma, ay meron lang po silang 4GB na memory. So, kailangan nyo po silang i-upgrade para mas bumilis. So, pakita na rin po natin kung paano nyo po malalaman yung inyong CPU o yung bilis po ng inyong CPU o yung pyesa nyo po, yung processor. So, click lang po itong sa ilalim, left side, yan. Start. Ikikita nyo po na may lumilitaw na start. At control panel. So, pagkatapos po ng control panel, click po natin itong system and security. Katapos po niyan ay system. So, ayan po. Ayan, makikita po natin dito na meron akong AMD A7600 Radeon R7. Tapos 10 compute cores. Ayan, ayan po. At meron po akong memory na 16GB. Ayan, ayan po yan. Tapos dito naman po sa computer at manage. Ayan, pakita na rin po natin dito para bumilis po ang ating computer sa pagre-render na rin. So, device manager po tayo. So, dito po, makikita rin natin ang ating ayan, hard disk po natin. Ayan po natin yung hard disk natin. Pag tinlik po natin yan, ayan, yung hard disk po natin. So, yan po. Makikita nyo po na
ay tatlo po akong hard disk. At makikita nyo po dyan na lahat po ng hard disk ko ay healthy. Yan. May nakasulat po dyan na healthy. Kung may problema po yung hard disk natin, ay babagal din po ang ating computer at pagre-render. So, kung mabagal ang computer, apektado po ang ating pagre-render. So, yan. Dapat po healthy yung ating mga hard disk. Ibig sabihin, maganda po sila at maayos na gumagana. So, balik po tayo dito sa device manager. Pagkikita ko lang po sa inyo itong aking display adapter. Ayan, adapters. Ito po yung video card. So, hindi naman po ganong katasan yung aking video card. NVIDIA GeForce GT740 lang po siya. So, ayan. Pag-click niyo po yan. Ayan. So, ayan po. Ayan, details po. Ayan. NVIDIA GeForce GT740. So, meron din pong memory itong GT740 po na to. So, magpapabilis pa po yan. Ito naman po yung aking processor na makikita nyo niya na 4 cores po siya. Ayan, ayan 10 cores. 10 compute cores. So, ayan. Pero yung cores niya po talaga, 4C. Ayan. 4 cores, tapos 6G. So, ayan po. Ayan yung pinaka-bilis po ng ating computer. Kung single core lang po yung sa inyo, medyo mabagal. Ito, 4 cores po siya at meron pa po siyang plus na 6G. So, mas mabilis pa po siya. Makikita niyo po dito na 10 compute cores nakalagay po dito. So, ayan po. Mas mabilis po yung ating computer. Ito po yung ating processor. So, kung mag-upgrade po kayo, mas lalong bibilis ang inyong pagre-render. So, yun po. Ayun po ay tungkol dun sa hardware po natin. Kung ano naman po, sakto lang po yung ating PC, ito na po yung ating isa-setup. So, dito po tayo. Kung ang memory niyo po ay 16 gig, ayan, mababasahin nyo lang po yan na RAM reserved for other application. Ayan. So, ayan po. RAM reserved for other application. Tapos, ito po yung RAM available for ayan, After Effects. Makikita nyo po dyan yung logo ng ating After Effects. So, nakalagay po dyan 1 gig lang. Kung gusto nyo pong bumilis yung ating pagre-render, babawasan po natin yung ating other application na RAM. So, nababawasan po yan. Yan, nakikita nyo po dyan na 14 yung nakalagay. Gagawin po natin dyan ay 4 gig na lang. So, yan. Mapapansin po natin na yung dating 1 ay naging 12. Dito po, ayan po yung kakainin ng ating Adobe After Effects pag gumagawa na po tayo ng ating video. Yan, mas mabilis po siyang gumalaw. Yan, ayan po, 12 gig na po siya. So, depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyong ilagay dyan. Tapos dito naman po, CPU reserved for other application. Ayan, pwede nyo pong iset ng 1. Kung pin nyo po o gusto nyo na ayan lang po yung ibibigay nyo sa other application, iwa-1 nyo lang siya. At ito naman po yung iseset nyo po ng 3 gig. Ayan, kung ayan po, mas bibilis po yung ating pagre-render. So, ayan po, After Effects Multi-Processing. So, ayan po. So, titimplay nyo na lang po yan kung anong gusto nyong setting dyan. So, tapos, i-click lang po natin itong OK. So, ayan po. So, ayan na po yung ating unang paraan. So, balik po tayo sa ating tutorial. Pangalawang paraan na po tayo sa setup po ng rendering setting. So, sundan nyo na lang po ang aking gagawin. So, ito po. Ito po, halimbawa, kompleto na po yung ating setup. So, ayan na po lahat ang ating isang lyrics video lang po ito. Ayan. Makikita nyo po na isang lyrics pe-play po natin. So, ayan po, isang lyrics video lang po ito. So, makikita nyo po na nakasetup na po ito. So, gagawin po natin ay i-re-render po natin. So, para makita nyo po, click po natin dito at control A. So, control A ko po yan. So, yan po. Ginawa ko po ay control A para ma-highlight po lahat ng nandito sa ilalim. Ayan po. At click po natin itong layer.
i-click po ang ating pre-compose. Ayan. So, yan po na pre-compose po siya. Dito po sa composition, ayan, i-click ko po yung pre-render. So, ayan, pre-render. So, ito na po yung part na ina-adjust po natin. Kung mali po ang pinili nyo dito ay matagal po siyang mag-render. Kaya po siya matagal ay lumalaki po yung size ng isang video na dapat po ay maliit lang. So, kung nagkamali po kayo dito sa setting na to, ayun po yung mangyayari. Pag lumaki po yung size ng isang video na binubuo po nitong After Effects na to, ay tatagal po ang pagre-render. So, ito po yung mabilis na paraan. So, click po natin itong Custom ABI. Yan. So, yan po yung mouse cursor natin. Bandang ilalim po, left side, kikita nyo po yung Custom ABI. Dito po sa format, ayan, kita nyo po yung format. Click nyo lang po ito. Ayan. At click po natin itong H264. So, kung pipili po kayo ng iba dyan, kumisan po malaki po yung file size niya. So, sa akin po, ito pong H264 ang mas mabilis. Mabilis po siyang mag-render. So, yan po. At huwag pong kalimutan, kung may audio po ang ating video, ay check po natin itong audio output. Yan. So, yan po yun. At click lang po natin ang OK. So, ulitin ko lang po. Ulitin lang po natin para ma-gets po natin. Kung mabilis naman po ang ating video, pwede nyo lang pong i-rewind yan at i-pause. O bagalan po. Pwede rin pong i-bagalan ang isang video sa YouTube. So, ulitin po natin. Format. Tapos, piliin lang po ang H264. Yan. Ang gagawin po niyan ay i-save niya po ang isang file na maliit lang po ang size niya. So, sakto-sakto lang po. Mabilis po siyang matapos. So, click po natin ang audio, output, at okay. So, yan. Yan po siya. So, makikita niyo po sa ilalim na nagbago po siya. Custom H.264. Yan. Sa ilalim po yan. Sa left side. At click na po natin ang render. Yan. So, ayan po. Papost ko muna po ang ating render. At magja-jump po tayo dun sa number 3. Kasi may connection po yung number 3 natin, yung pangatlong paraan dito sa pagre-render. So, ito po yung pangatlong paraan natin para mas mabilis pong mag-render ang ating ang video sa ating Adobe After Effects. So, sa lahat naman po ng version ng After Effects, ay itong pangatlong paraan po ay swak na swak o pwedeng pwede. So, ito po. Habang kinlik po natin ang render, so, pinost po siya. So, habang nakarender po yan, makikita po natin. So, dito po, click lang po ang, sa number 3 po, pangatlong paraan, click lang po ang caps lock, sabi po dito sa ating ginawa na tutorial, sa ating keyboard. So, yung caps lock po, makikita nyo sa bandang kaliwa ng ating keyboard. Basahin nyo lang po dyan, at makikita nyo po yan. Habang kiklik po natin ang caps lock sa ating keyboard habang nagre-render na siya. So, ito po yun. Nagre-render po siya. At kiklik po natin yung ating caps lock. At iilaw po yung isang ilaw dyan sa bandang keyboard nyo, sa bandang upper right side ng inyong keyboard. So, ayan po. Pagpindot po natin ng caps lock habang nagre-render siya, gagawin po nito ay magpupuso ang video niya. Kaya bibilis po lalo ang pagre-render natin ng ating video. So, subukan po natin. So, sabi po dito na pag kinlik po natin ng caps lock ay bibilis po lalo ang ating pagre-render dahil magpo-post daw po itong video na to. So, yan. Dito po, hindi ko pa po kinlik yung ating mapapansin po natin na pakita ko po, continue natin. So, yan. Habang nagre-render po siya, so, ayan po. Nakikita nyo po na nag-change po yung ating lyrics video dito. So, ayan. Nagbago po siya. Kanina po ay dun sa start. So, abang nagre-render po yan, nagbabago po yung dito niya. So, ayan po. Medyo mabagal po niyan.
So pag kinlik po natin ang caps lock, ang gagawin po niyan ay ipopost niya po itong video na to. So magpo-focus po siya dun sa pagko-convert lang po o pagbubuo ng ating video. Hindi niya na po ilalabas dito yan. Makita niyo po na gumalaw siya at nagpalit. Ayan. Pag kinlik po yung caps lock, iinto na po itong video na to. Pero patuloy pa rin po siyang magre-render. Ayan. Hindi nyo lang po siya makikita dito na gumagalaw. Ayan. Kita nyo po yung render niya na mas lalo po siyang bumilis. Ayan. Nakapindot po yung caps lock po natin yan. At makikita nyo po yung galaw niya. Ayan. Bilis-bilis po. Ayan. Bilis po yung galaw niya. So, pag pinindot nyo po ulit yung caps lock, ayan. Pag makikita nyo po na medyo mabagal. Ayan. Pag pinindot po natin yung caps lock, ayan. Mas mabilis po siya. Ayan. Ayan po. Kita nyo na mabilis po siyang lumakad yung ating pagre-render. So, ayan po. Jump na po tayo dun sa pang-apat na paraan. So, sa pang-apat na paraan na po tayo. So, jump na po tayo dun sa ating pang-apat na paraan. So, sa pang-apat na paraan po, kung gusto nyo po talagang mas bumilis po ang ating pagre-render, lalo na pag malalaki po ang ating video na pinubuo, ay nangangailangan po siya talaga ng mas mabilis na computer. Gaya po ng mga may pambili po dyan, gumagamit na po sila ng Ryzen, yung pinaka-latest po. Yung computer po nila ay umaabot po ng 45,000. So, yan. 45,000 or 100,000. Mas habang tumataas po yung alaga ng ating CPU ay mas bumibilis po siya. Kasi yung pinaka-video card po natin ay may memory din yan. At siya pong magpapabilis noon. So, yan po. Sa iba pong video natin ay tatalakayin po natin ang bawat pyesa ng isang computer na kung ano po ang dapat nyong bilihin na video card. At kung paano po natin malalaman na mas mabilis po siya kesa dun sa iba. So, yan po. Tignan na lang po natin ang ating video sa mga darating pa pong mga araw. So, abangan na lang po. So, balik po tayo dito sa ating topic. Ito po, pang-apat na paraan. Dapat po mataas ang ating hardware. Pag hardware po, ito po ang mga pyesa ng ating computer. Pag sinabi pong hardware, pyesa po ng ating computer. Kabilang po dyan ang ating memory. So, memory po yung payat na paaba. So, yan. So, tignan po natin dito sa ating computer po. Search po natin. So, yan po. Ganyan lang po. Pag nag-search po tayo, makikita na po natin. So, yan po yung itsura ng ating memory. So, yan. Meron pong kada isa nito ay 16 gig na. Mas mahal po siya. Kung at meron din po itong kung DDR3 po, kung DDR2. So, depende po sa motherboard nyo kung ano po yung bagay o yung dapat dun sa motherboard nyo. So, kailangan po nating malaman kung huwag po kayong basta-basta bibili. So, yan po yung advice ko sa inyo. Kasi meron po silang nararapat dun sa isang video card. Kung medyo luma po yung ating, di po pala video card, motherboard. Kung luma po yung ating motherboard, may DDR2 po kasi. Kung latest po yung ating motherboard, DDR3 na po yung kailangan. DDR4. So, yung DDR4 po ang pinaka-latest. So, DDR4 po yung pinaka-latest. So, wag po kayong agad-agad bibili. Dapat may sample po kayo. Tignan nyo po kung ano po bang nakalagay dyan. Kung DDR3, DDR4. So, yan po yung itsura ng memory. At dito po, makikita nyo yung kung DDR3 po siya o DDR4. So, dito po sa sample natin ay hindi po natin nakikita dito. So, punta po tayo ng Shopee. So, sa Shopee po, makikita po natin yan. Memory.
8GB. So, yan po, memory 8GB. Tingnan po natin. Memory, nag-search po natin sa Shopee. Computer. So, yan. Ganyan lang po mag-search. So, nandito po tayo sa Shopee. Wala po tayong connection kay Shopee. Explain ko lang po sa inyo kung paano po tayo makakabili ng mas mura. So, dito po sa price ay i-select po natin tong low to high. Ayan. So, low to high po tayo. Kita po natin dapat yung computer. Hindi po itong memory na to. So, ito po yung lumitaw na so, back po tayo. So, ito po. Gaya po nito. Ayan. Use for AMD system Intel not applicable. So, ayan po. Ito po yung sinasabi ko na medyo mura. 8GB memory DDR3 PC3 yan. Dati po nung bumili ako nito, 800 pesos lang po. Ayan, 8GB na siya. Okay naman po siya at mabilis. So, kadalasan po ng ating motherboard ay may dalawang slot. So, kung bibili po kayo ng dalawa ng 8GB na to, meron na kayong 16GB na memory. Mabilis na mabilis na po ang inyong computer. So, ayan. Pwede po yung mga luma na ganito. Makikita nyo po yan sa Shopee at Lazada. So, ayan po. Dati po ay nakabili lang po ako nito ay 800 lang. Siguro, dahil marami po yung bumibili, ay tinaasan po nila. Kaya makikita nyo naman po dito na 178 po yung ating sold. Bilis pong mabili. So, ayan po. Ganyan kahit mura lang po ay may makikita po kayo na magpapabilis ng ating computer. So, yan po, memory. Dako po tayo dun sa processor at video card. So, sa processor po, kagaya nga po nung pinakita ko sa inyo kanina, system, ayan. Ayan, makikita nyo po dito na 10 compute cores. So, ayan, parang meron po tayong, yung pinaka-CPU po natin ay may 10 ulo. So, kung meron po nabibili kasi na single core po na sinasabi, ay baga sa tao po ay may isang ulo o may isang katawan. Ngayon, pag sinabi pong 10 compute cores, ay 10 po sila na bumubuo doon sa isang processor. So, mas mabilis po siyang gagalaw. Ayun po yung ibig sabihin po ng 10 compute cores. So, ayan po. Maliban po dito na 3.1 GHz o 3.10 GHz. Meron din pong epekto itong 3.10 GHz. Sa cellphone po, makikita rin po natin yan. Makikita nyo po na 8 cores. Yan. Ibig sabihin, mas mabilis po yun. Kung dual core lang po, ibig sabihin, dalawa lang yung pinaka-ulo niya. Medyo mabagal po yun. So, ngayon po ay alos 8 cores na po, 10 cores. Yan. Mas mabilis po siyang gagalaw. So, ito po yung ating memory na 16GB. Makikita nyo po dito na lilitaw po siya. 16GB. Yan po. At dako po tayo dun sa ating video card. So, video card po. Yan. Video card po tayo. Search lang po tayo sa internet. So, ayan po yung video card na sinasabi ko. Ayan. So, ayan po. Ayan, RTX 2080. So, kung mas latest po yung inyong video card, ay mas bibilis po yung ating computer. At pagre-render. Ayan po. Ayan, makikita nyo po yan. Gaganda po yung mga ganito po na... Basta tingnan nyo na lang po yung mga latest po na... RTX o yung NVIDIA. Ayan po. So, ayan po yung mga video card. Ang malaki po yung may co-contribute nito dun sa ating pagre-render. So, kung talagang gusto nyo po na mas mabilis yung pagre-render nyo, kung gumagawa po kayo ng animation, kung gumagamit po kayo ng ibang tawag dun, yung sa pagre-render po ng animation po, ayan po yung mga kailangan nyo. So, ayan po ang ating mga paraan na
para mas mapabilis po ang ating pagre-render. So kung nagustuhan po ang ating video, subscribe po at like para matulungan na lang po ang ating channel. So channel name po natin ay Back and Point. Hanggang dito na lang po ang ating video at maraming salamat.